Enjoy! Kamusta mga bayaw? Ako ulit si Piolo Tendero. Tinatawag nila akong Piolo pero hindi ko rin alam kung bakit. Basta nga alam ko lang, tendero ko. Almost 12 years na nga pala akong factory worker dito sa Taiwan. At ilang buwan na lang, uuwi na ako. For good. Dito na ako tumanda. Gumawa po, pumangit, tapos gumawa po ulit. Kanya-kanya kami ng kwentong OFW. At ang kwento ko, ganito. Tara! Dayo po nga pala ngayon kaya magtitinda ako ng burger steak. Ito ang daan na binabagtas ko araw-araw patungo sa trabaho at pauwi. Pati na rin pag nag-grocery. Ang ganda ng lugar, no? Parang ang lakas mga Pilipinas, lalo na yung Mindoro na alala ko talaga dito. Kaya gustong-gusto ko ang lugar na to eh. Tahimik, simple lang buhay dito. Pero dito kami madalas sinahabol ng aso. Pero okay lang, wag lang dragon na to hahabol sa amin, okay na. Ito yung isang bagay na normal lang dito sa Taiwan. Yung nasa gitna ka na science park, ng mga kabayan, ng mga building. Tapos merong ilang kahon ng palayan, tubigan. May makikita ka pa rin mga green. Diba? Ang gandang tanawin. Minsan gusto ko itong bisitahin para magkape. Tapos, ang isa pa nakakatuwa dito sa Taiwan, kahit nasa gitna ka ng palayan, hindi nawawala yung mga street lights, hindi nawawala yung mga traffic light na katulad niyan. Sobrang tutulin kasi magpatakbo ng mga tao dito para silang cast ng Fast and Furious. Alam mo yun. Diyan nga pala ako nagtatrabaho sa building na yan. Walang OT dyan. Hindi, ngayon lang naman. Bibili na nga pala ako ng mga kakailanganin ko para sa burger steak. Ito, itlog hindi pwedeng ihagis. Bumili na rin pala ako ng ilang piraso ng itlog kasi may mga request na nilagang itlog daw. Ito nga pala si Tagpe, yung service ko. Loaded na naman. Modified e-bike nga pala yan. Kalahating sunog, kalahating hindi. Sunog yung upuan niya, kaya tinagpian ko na lang. Tapos balingag pa yung nivela, pero ang dami kong pakinabang dyan. Tapos sinunda ko na nga pala lahat ng gagamitin ko para bago matulog. Ready na. So ngayon, alas dos, matutulog na muna. Idlip na muna ako para ready na para bukas. So 3 a.m. na nga pala, gumising ako ng maaga kasi mag-film ako ngayon. Tapos kailangan ko na maganda ng burger steak sauce. So sa paggawa ng burger steak, kailangan ko muna 1/2 na tubig na mainit. 1/2 cup. Okay na yan. Tapos gagamit tayo ng crispy fry na original para hindi ganong manghang. So umpisa natin paggawa ng gravy, steak sauce. Sa 1/2 cup na mainit na tubig, kanawin mo. Unti-unti mong ibuhos yung crispy fry mo. Unti-unti, ubusin mo yan kung 2 o 3 pakete. Basta unti-unti mo siya buhos. So bakit konti ginagamit ko? Kasi para ma-mix mong maigi, para masapol mo yung mga granules. Kasi kung gagamit ka ng madaming tubig agad, ang mangyayari niyan, magbubuo-buo yan. So pangit ang kakalabasan. Hindi mo magugustuhan yung steak sauce mo, yung gravy mo. So pagka na-mix mo ng ganyan, okay, yung isaliputin yung mga paligid kasi sayang. Para hindi sayang yung mga nasa gilid. Pag na-mix mo na maigi, saka ka mag-add ng tubig. Kung 1 pakete, 2 tasa. Kung 2 pakete, 4 tasa. So mainit na yung gamitin mo. Then i-mix mo ulit siya. Yan. Sige, tuloy lang hanggang sa mabutas yung kaldero. Tapos, kapag ganyan yung texture, lagyan mo rin ng paminta. Pampalasa yan eh. Tapos may konting hanghang din. Tapos haluin mo ulit. Haluin mo na haluin. Tapos salan mo sa medium fire. Then, i-mix mo ulit, haluin mo kasi para mag-prevent mo na masunog yung ilalim. Pero alalayan mo rin minsan para naman uminit siya. Then, kapag nainit na siya, malapit na siya mag-boil. Ayan na ang texture niya. Mas brown na siya ng bagya, tapos mas malapot na. So, malapit na yan sa katotohanan. Ituloy mo lang hanggang sa maging ganito yung texture niya. Para sa akin, okay na yan. Yan na yung perfect. Okay, this time, magka-cut naman ako ng mushroom. Para ready na lahat. Okay? Dito nga pala ako bumibili ng burger patty. Kasi ano to eh, tindahan ng mga breakfast. Mga sandwich, hamburger. So dito lang bumibili ng luto na. Kasi pwedeng bumili sa kanila ng patty lang. Upay嘛。
Siyempre magbe-breakfast muna ako kasi hindi pwede sa akin walang almusal. Kain. Okay na nga, 5:30 na ng umaga, nakanda ng kanin, ang gravy, ang patties, at ang mushrooms na gagamitin ko. Nandiyan na rin lahat ng pangpak at saka ito, pangbudbud na garlic. At saka yung storage ko at ang nilagang itlog. So, it's assemble time. Umpisa natin sa kanin. Okay? Ayan, kalating ng box kanin. Tapos isusunod ko yung burger patty. Importante sa akin na by 5:30 nandito na lahat ng kailangan ko sa paligid ko para kailangan mapanatili ko mainit yung kanin, yung patties, para pag nilagay ko sa storage, maserve ko siya na mainit sa customer. Ganyan din trabaho ko sa Jollibee dati, burger steak. So ayan, mushroom naman. Tapos binilang ko yan para pare-pareho yung bilang, para walang dayan, walang magreklamo, di ba? Ayan na, nilalagyan ko ng gravy, steak sauce, kung ano man tawag mo dyan. Pati yan, pare-pareho. Kaya importante medyo malapot eh, kasi kusipin mo kung ganyan yung box mo, tapos maligwak, di ba? Tapos ito yung pinaka magpapasarap dyan. Ayan, you. Tapos, tingnan mo. Yan. Enjoy! Ayan ang mga bayaw ang ating finished product. Ah, sino ba namang ulagang bibili ng motivational rice na 100 kung mayroon mang $70 na burger steak ni Piolo, no? Bueno pa nga ba, eh, di-deliver na natin yung para ilago na. Tara! Bakit manaw? May problema ka tayo? Bawal ka din eh. Ah, kala ko may problema eh. Oh, thank you! Saan na sinerto din? Sa'yo lang kumain mo. Boiled egg tsaka burger steak. Ay, pangalan, ibig sabihin ko lang yun. Ay, pangalan, ibig sabihin ko lang yun.
Ay, kaya ba? Ha? Uy, ilan ka, sir ka? Bakit? Wala ko na po, sige ako. Hindi, tatanggalin ko yung part mo. Salamat mga suki. So ulitin, God bless po sa inyo. Sold out na po ako. Kaya maaari na po umuwi. Thank you po ulit. Ay, uuwi na ako mga bayaw. Ay, tiklom eh. Parang malapit na akong ulan. Makamabutan pa. Ay, kung di naman po kalabisan eh, baka maaaring isubscribe nyo naman ako YouTube channel. Thank you po. See you next time mga bayaw.